Hello, Krampamilya. I'm Direk Vicael and welcome to Krampamilya Confessions. Bago po ang lahat, gusto ko po muna magpasalamat sa ating mga kapamilya na sumusuporta ngayon pa lang sa pelikulang Eevee. Maraming salamat po, mga kapamilya. Kaya iniimbitahan ko po kayong lahat manood ng Eevee Under Star Cinema directed by yours truly, me. Of course, starring to si Bea Alonso and Ms. Charo Santos. Showing na po sa March 27, 2019 in cinemas nationwide. Okay, mayroon akong 10 minuto upang sagutin yung mga tanong. Pero bago natin simulan ang tanungan, kailangan ko munang mag-react sa inyong mga assumption, comments sa Eevee. So, let's start. Okay, from Finest Me, I'm sure that this movie has a big twist and will be one of the best Philippine horror films in history. As what I've observed in the trailer, feeling ko si Bea ay may something siya dito. Something bad record na nagawa niya sa past in that school, and then years later, bumalik siya sa school as investigator, at dito nagsimula ang mga kababalaghan. Actually, parang, in a way, si Bea kasi dito siya yung guidance counselor, and then si Ma'am Charo, siya yung mother superior. So actually, yung kwento ng Iri, magbabanggaan talaga itong dalawang character na to dahil may murder mystery na magaganap. May investigator character pero hindi ko re-reveal mo lang kung sino. Marami pa kayong madi-discover pag pinanood niya. Daming twists and turns ng film na to. Hindi siya ordinary horror film. Meron rin siyang mystery na layer. So abangan niyo to sa March 27. Another fan theory, Warren Foronda. Theory lang, baka patay na si Bea, di niya lang alam. At yung nagpakamatay, gusto nang makawala sa lugar na... Gusto niya makawala sa lugar, kaya niya sinabi kay Bea, mama. At yung madre, sinabihan si Bea na magdasal para malinis konsensya niya. Baka naman para makapagpahinga na. Actually, may mga ganun na fan theory na baka patay na silang lahat, okay? Kasi di ba, pwede mo isipin yung buong school na yun, baka impyerno na yun. Tapos lahat silang mundo. Pwede mo isipin yun, pero hindi ko sinasabi ganyan kwento. Yun nga, mahirap kasi talaga, itinakala kasing type of movie na pag pinanood nyo, or baka pag pinanood more than once, may madi-discover nga kayong mga layers. Ito yung type of movie na magugulat kayo, matatakot kayo, mag-enjoy kayo. Pero after nun, may magandang discussion. Marami kayong pwedeng i-speculate. Marami kayong pwedeng ipag-usapan with your friends about the movie. And baka nga, mas klaro pa kung nag-second viewing kayo. Sa pang-fan theory, Edsel de la Cruz. Akala ko pa naman, anakan at birth-giving itong concept ng film. Dahil sa title na Iri. Okay. So ang Iri, ano kasi ito, international co-production. Yun yung exciting sa movie na to. It's the first time na yung Star Cinema nag-cooperate with an international studio. So ang goal namin with this movie, makalabas sa local audiences, ma-enjoy ng mga Pilipino, pero gusto rin namin siya i-export for March 27. Ipapalabas siya sa maraming cinemas across Asia. And yun yung isang reason pumili kami ng English na title, Eerie, which means strange, creepy, bizarre. Sa title pa lang, alam nyo na horror and alam nyo na yung meaning. So, yun. Eerie is an English word. I-google nyo na lang para malaman nyo yung meaning. From Cherry Kanumay. Feeling ko si Charo Santos at si Bea ay iisa ang character. Hindi ko ma-explain. Yan ang fan theory to. Pwede nyo isipin nga na ibang time period kay Bea, ibang time period kay Charo. Pwede may temporal loop. Pwede may laro dito sa timelines. Inception, siguro. So, yun nga. Like I said, panoorin nyo. Hindi siya simpleng horror film. Marami kayong madi-discover. Marami kayong marirealize. And marami kayong, sikreto na ma-uncover dito. Maraming text centers. Panoorin niyo yung Eevee March 27 and siguro after nyo mag
post lang ngayon mga fan theories online, mag-discuss kayo sa Reddit, kayo bahala. Yun yung okay sa movie na to. Sulit siya kasi even after watching the film, meron pa yung mapapag-usapan ng friends and family. Eugene Delirin. The Nun ang peg, pero students and ghosts. Well, to be honest, yung movie na to na sulat na even before The Nun. And yun nga, alam kong ang convent horror kasi genre na talaga siya. Yung parang very gothic, very meron siyang traditional na vibe, no? Dahil exclusive Catholic school, may mga madre, may mga pare, may mga students. Sinadya namin na gusto namin yung movie na to very pan-Asian. Universal siya, makaka-relate lahat, hindi lang mga Pilipino, pati mga tao ako kasi lahat naman experiences sa school, lahat tayo familiar sa mga ganun na urban legend na may haunted na CR. So para sa akin, ginagamit namin yung parang very familiar na environment na lahat tayo may memory nun. Pero as you watch the film, babaliin namin yun and kinombine namin ng other elements. Para siyang combination ng Asian horror and Western horror, yung supernatural. And meron din very real, very physical na threat. So, para malaman nyo kung ano yung threat na yan, para ulit yun. Dalisa Manuga. Ayon sa aking research, ang pelikula ito ay inspired the Sisters of Mary sa Cebu. Isang all-girls stay-in school na madaming kwentong kababalaghan. Well, yun yan, sinabi ko kanina, yung film na to, inspired siya sa mga urban legends niya na nangyayari sa school. And hindi lang itong specific na school, no? Maraming schools, I think every school, laging naman may mga kwento na ganyan na sa isang CR, may nagpakamatay, sa isang cubicle, di ba? May urban legend na pag pumunta ka sa salamin, sa CR na to, sinabi mo pangalan niya, lalabas pang muto. So, ganun, sadya namin na ang base ng story, ang base ng kwento, very universal, makaka-relate tayong lahat. Pero, pag pinanood nyo nga, may mystery, may isa pang layer, may murder na kailangan ma-investigate. Hindi lang siya horror na magugulat kayo, matatakot kayo. Meron rin kayong plot na susundan. And, habang pinapanood nyo, yun yung challenge. Ano yung pinapanood nyo, magpustahan kayo ng mga kaibigan nyo, ano yung twist. Tapos tingnan nyo sino mananalo, tapos discuss nyo after. Elliot James. Riverdale Feels. Charo is the head of Sisters of Quiet Mercy, and the Gargoyle King will reveal here. And Bea is Betty Cooper. Hope the children are not taking drugs. Okay, actually, yun na lang din Riverdale. Pero nakikita ko yung trailer, nakikita yung visuals sa Netflix. And nag-agree ako, yung aesthetic namin, even though gothic horror siya, very modern yung approach. Yung casting namin, sinasadya namin na parang medyo pan-Asian, universal. Camera work namin, very slick, di ba? Very modern. May Hollywood, you know, movement. But at the same time, hindi lang siya, ganun kasi, hindi lang siya about the youth. Main layers nga yung film na to. It's also about tradition versus modernity. Kasi si Bea nga, siya yung nagre-represent ng mas progressive na pag-iisip. Kasi guidance counselor siya. So science, tapos si Ma'am Charo, mas tradition and mas institution. So pag nagbanggaan ng yung dalawang yan, dyan manggagaling yung tension ng movie. Pero yan, fan naman ako talaga ng mga gandong mga youth horror. Yun naman talaga yung mga trend ngayon. Even international tastes din yung mga gusto nila. Pero yan, try ko rin manood ng Riverdale para mag-gets kayo ang reference. Parot pala. Is this a Philippine version of Wishing Stairs? Okay. Alam yung Wishing Stairs? Alam mo yung Whispering Corridors. Pero yun yan. Marami yung inspiration for this, actually. Siguro kung kailangan ko siya i-describe or i-pitch. Parang siyang combination ng The Ring, so Asian horror, and then The Others, na mas Western horror. Kinombine namin both. For me kasi,
honestly, di ba, wala na talagang minsan mahirap na makakita ng original idea and lahat na ng bagay ngayon remix. And for me, to create something new, kailangan nyo mag-combine ng multiple elements from something familiar. So para sa akin, revival ito ng Asian horror, ng may Filipino environment, di ba, Catholic school, strict na mga bad boy, all girls. Pero may halong Western horror. And I think yung nabibigay ng, yun nga, yung US, Western horror, laging may totoong threat, meaning physical. Diba? Sa US, a monster or a killer. Sa Asia naman, folklore, multo, supernatural. So, without spoiling anything, combination siya of both. So, manorin niya na lang para mag-get siya yung sinasabi. I wonder why the title is eerie. Eerie is an English word. Is it because of Erica? I haven't seen a Filipino nun na naka-black habit. Usually, it's white or blue. Sometimes pink. So I guess the color is just a complement of the dark atmosphere. Well, totoo yun. Siyempre, horror to. So important sa amin yung production design, diba? To create that atmosphere, yung mood, para talagang creepy siya. So siyempre may mga creative decisions kami to give you that, you know, that sensation of terror. So everything in this movie is deliberate, very precise, naka-storyboard to lahat. Para kami may graphic novel bago namin sinuot yung movie na to. So mga costumes na yan, yung mga everything from the set, from the location, talagang skin-out namin yan para makreate yung mood na hinahanap namin. About sisters, actually, yung title na Eerie, well, pwede mo isipin na parang reference nga dito sa student na nagpakamatay si Erica. Basically, nasa trailer naman eh, yung premise is may guidance counselor na si Bea, na clairvoyant, ibig sabihin psychic siya. Sa day, kinakausap niya yung mga buhay na estudyante, mga namomoblema, mga repressed na students. Pero sa gabi, kinakausap niya multo, patay. So, kinakausap niya yung multo na to para tulungan yung mga buhay na students, di ba? Para tulungan sila. Ngayon, may nagpakamatay nga si Erica, na nasa trailer din naman. After ng suicide na yan, may masasummon something sinister, something evil. And dahil doon, kailangan nilang ayusin yung situation sa school. So syempre, iba yung pananaw ni Bea as guidance counselor. Iba naman yung pananaw ni Ma'am Charo as the mother superior. So panoorin nyo na lang and find out bakit nagpakamatay si Erica. Finally. Pito Stench, username. Siguro may magbubuntis sa movie. Charot. tingnan nyo na rin. Basta ito lang masabi ko. I think, siya, very dark, very heavy to. Talagang nakakatakot siya. It's a, inintay pa namin MTRCB, pero alam ko, R-rated movie. Baka R-rated. So, yun, R-rated. So, hindi ko re-review kung may magbubuntis. Pero, ganun. Yan yung rating niya, seryoso to. Talagang matatakot kaya. Ito ang totoong horror to. 3 questions lang. From medicine. Questions. Lisa Guevara. Paano po ang buhay ng isang director? Well, ang dami namin ginagawa. Yung process talaga mahaba. From script development, writing it. And then, pipitch ka, kwento mo yung story mo sa mga investors, hoping na, alam mo yun, bigay sila funding, magtiwala sila sa vision mo. And then, may shooting phase, production, matagal-tagal rin yun. For Eerie, nag-shoot kami ng 20 days, across 2 months. And then, finally, mag-edit pa kayo, post-production, and then, i-release nyo either theatrically or mag-film festivals kayo. So, parang may tour. Para kang may album tour after mo mag-release ng movie, dapat magpupunta ka to show the movie. So, yung buong phase na yun, minsan 2 years or a year for one film. Ngayon, may mga iba na nang ginagawa. So, nag-overlap. Parang ang nangyayari habang nag-develop ako ng isang kwento, nag-shoot na ako ng isa, and then yung isa nire-release. Parang ganyan. So, nag-overlap siya. Ang technique lang, huwag mong ipatong yung same phase. So, huwag mong production and production sa mga. Pero minsan, hindi mo maiwasan pag kakabanggaan talaga ng sweldo. So masaya, ang maganda sa buhay ng filmmaker, parang everyday is not the same.
And lagi kang nakakreate ng ano eh, sarili mong mundo. Lalo na kung nagpapalit-palit ka ng genre, gumawa na ako dati ng thriller, ngayon, horror naman, drama, gagawa rin ako sa aking movie adventure. So masaya siya. Lagi kang may natatry something. Being director, horror po ba ang genre na pinakagusto niyo? Yun, nabanggit ko kanina, as a filmmaker, ang sarap mag-experiment ng different genres. Ako kasi ayaw ko ma-stick sa isang genre. Every movie gusto ko may natututunan ako, na-challenge ko sarili ko. And mas masaya kung nakakapaglaro ako. So, yun, mabala ko in the future. Yun nga, may giyagawa ang heist movie rin. One day sana kung nag-work out ang genre na to, baka gawa rin ng mga futuristic, epic, fantasy epic. So wala naman akong like favorite na genre, pero kaya ako pinili yung horror for Eerie. Maganda siyang ano eh, maganda siyang vehicle para maka-push ng mga gusto mo sabihin na minsan important na message. Pero at the same time, entertaining siya. Universal ang horror, yun yung gusto ko sa kanya. Hindi mo kailangan i-translate ang fear. So, kaya ang sarap niyang gawin for an international production. International production kasi itong Eerie. Bagay siya i-export. Kasi nga, ang mga scares, hindi na kailangan ng subtitles. Last question. What is different with the movie Eerie? Something different with the movie Eerie? From Jackie Legg. Ang dami. Okay, where do we start? So first of all, sobrang rare ng ganitong film, yung opportunity. Kasi ako, background ko dati, independent filmmaker ako. Galing ako Cinemalaya, yung start career ko. So meron akong original script na pinitch abroad. Kasi alam ko, sa sobrang kakaiba ng horror film na to, yung assumption ko dati, baka yung mga local studio, hindi nila, alam mo yun, hindi ito yung usual nilang ginagawa. So, nasa abroad ako, pitching the movie sa Korea. And then nagkataon na na-meet ko yung Star Cinema, nandun sila for Barcelona, Lepanto. Eh, ako yung Filipino contestant dun sa parang pitching program. Na sabi nila, sige, kwento mo sa amin yung idea mo. Nagustuhan nila, nagulat ako. And yun, nag-start yung partnership namin. So, for the first time, it's a studio, major studio ng Philippines, Star Cinema, supporting an independent script. And then, yung bago rin dito, pumasok pa yung Singapore, an international investor. Kasi nga, nagustuhan nila yung script, nakita nila yung potential pwede export. So number one, yun yung Something New About Eerie. I think it's the first Star Cinema movie na may international co-production, na major production, na ang intention is to make a horror movie na may enjoy ng mga Pilipino, pero pwede rin siya i-export. Kaya marami kaming cinemas sa labas ng country. Yung second unique thing about this is, sabi ko nga, revival siya ng Asian horror and Western horror combined. So hindi ito yung usual na yung mga local Filipino horror na very pop, very vibrant. Diba, minsan may comedy pa na halo. Ito talagang mas mabigat, mas seryoso, mas dark. Talagang magugulat kayo, talagang magkaka-nightmares kayo, may enjoy niyo to. And then finally, maraming firsts, even with the casting. First horror film ni Bea. Tapos madali pa yung matapos. So sobrang authentic ng mga reaction niya. And yun yung exciting ito. Ma'am Charo, comeback niya sa genre since Itim ni Mike De Leon noong 70s. So yun. Pati yung casting namin, sobrang fresh. Fresh voice. Ang dami yung mga talents ko dito. Yung mga, even yung crew ko, mga dating nag-shoot na rin for me, nung Birdshot. Yung unang movie sa Netflix na Filipino. So parang talagang proud ako sa crew, proud ako sa talent. May na-add silang new layer to it. So yun, ang daming new things about this movie. Minsan lang makagawa ng movie na ganito ang mga studios. So panoorin nyo and tingnan nyo yung difference. Alright, that's it mga kapamilya. Thank you for watching Kapamilya Confessions. To watch this episode again, just subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel. And for more updates, click the bell beside the subscribe button. This is Direct Mikel Red, signing off.